Mingalar Par, Pilipinas, at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inyong napapanood ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan sa pagbisita ni Myanmar President Thein Sein dito sa Malacañang. Ako po si Cathy San Gabriel. Makasaysayan ang okasyong ito dahil ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Thein Sein sa bansa. Kasama niya sa pagpunta dito sa palasyo ang First Lady na si Dow Kin Win at ang mga miyembro ng kanyang presidential delegation. Sa magaganap na courtesy call maya-maya lang ay mamamataan natin ang pagdating ni na Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Inyo pong napapanood yung paglinya nila dito sa Palasyo ng Malacañang at inaantabayanan nga po ang pagdating ng Pangulo ng Myanmar na si President Thein Sein. Siya po ay manggagaling sa Rizal Park sa Maynila para sa tradisyonal naman na wreath laying ceremony. Samantala, makakasama din sina Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman at Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Nabanggit nga natin na ito ang unang pagbisita dito sa Pilipinas ng Pangulo ng Myanmar, ngunit hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may magaganap na bilateral meeting sa pagitan ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III at Myanmar President Thein Sein. Nakapagpulong na ang dalawang pinuno sa naganap na 22nd World Economic Forum on East Asia noong nakaraang June 7, 2012. Sa kanilang muling pagkikita mamaya ay pag-uusapan ng dalawang heads of state ang ilan sa mga mutual concerns ng Pilipinas at ng Myanmar. Kabilang na po dun sa nakatakdang pag-usapan ng dalawang leader ng bansa, ang aspeto ng trade and investment, agriculture, energy, education, labor at technology. Samantala, habang hinihintay po natin ang pagdating ng dalawang pangulo, ay dumako muna tayo sa mga magaganap ngayong araw at sa mga magiging engagements ni President Sein. Kahapon ay dumating si Presidente Sein sa bansa at kaninang umaga ay nagtungo nga siya, gaya na aking nabanggit, sa Luneta para sa traditional na wreath laying ceremony sa Rizal Monument. Ang wreath laying po ay ginaganap tuwing magkakaroon ng state visit o pagbisita ang isang leader ng bansa dito sa Pilipinas. Pagkatapos po ng welcome ceremony at ceremonial signing sa guest book dito sa palasyo, ay dadiretso na si Pangulong Sein sa kanyang courtesy call kay Pangulong Aquino sa music room. Magkakaroon din ng expanded bilateral meeting matapos ang courtesy call. Kasama na dito ang ilan sa mga cabinet members, gaya ni na Finance Secretary Cesar Purisima, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo at iba pa. Matapos po ng signing of agreement sa pagitan ng dalawang pangulo, ay siya namang susunod ang joint press statements ng mga ito dito rin sa palasyo bago ang state luncheon na i-host po natin. Pagkatapos ng pagbisita ni President Sein dito sa Malacañang ay tutungo naman siya sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. At makikipagkita rin ng Pangulo si Myanmar Ambassador to the Philippines, Ong Kin So, at ang mga embassy staff kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Sa ikatlong araw ng state visit ni Pangulong Sein ay lilipad ito tungong Bantayan Island sa Cebu at bago siya bumalik sa kanilang bansa sa Myanmar. Sa gaganaping pagpupulong mamaya ay pag-uusapan din ng dalawang pinuno ang kapakanan ng mahigit sa 500 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Myanmar. Karamihan sa mga Pinoy doon ay naninilbihan bilang guro, engineer, journalist, technical expert at business professional. Kinikilala mga Pilipinong ito sa kanilang malaking kontribusyon sa ekonomiya at development ng bansang Myanmar. Samantala, patuloy pa rin namang nagtutulungan ang Pilipinas at Myanmar, lalong-lalo na po sa panahon ng kalamidad. Sa hagupit ng Bagyong Yolanda, kamakailan lang ay nagbigay ang Myanmar ng 7 tons ng relief goods at financial support para sa mga pamilyang nasalanta. Sa kabilang banda ay nagpaabot naman ng tulong ang Pilipinas at Myanmar noong tumama ang isang cyclone sa may bandang Nargis noong taong 2008. Ilan sa mga naging assistance ng bansa ang financial aid,
medical teams, libreng gamot, relief goods at cargo plane para sa airlifting. Malaki at mahaba na nga ang pinagsamahan ng Pilipinas at Myanmar simula nang ito ay mapabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng bansang Myanmar at ng ating bansa ay nagsimula noong September 29, 1956. Pagkatapos nito ay nagkaroon na ng Philippine Embassy sa Yangon noong August 25, 1958. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan po ng Myanmar ay mas lalo pang pinaigting ang economic relations nito hindi lamang po sa bansang Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Simula noon, ang Pilipinas at ang Myanmar ay nagkasundo para magtulungan sa iba't ibang mga larangan. Tulad na lang ng political operation, trade and investment, education, agriculture, forestry, at tourism. At napag-usapan po ang mga nasabing areas of cooperation noong ikalawang pagpupulong ng Manila-Yangon Joint Commission for Bilateral Cooperation o JCBC na ginanap sa Maynila noong June 14 hanggang 15 taong 2012. Bukod pa rito ay napagkasunduan ng dalawang bansa ang pagsasagawa ng Philippines-Myanmar Parliamentary Friendship Association na sumisentro sa kung paano pa mapapatatag ang relasyon ng dalawang bansa. Pinagtibay po ng Pilipinas at ng Myanmar ang 1998 Cultural Cooperation Agreement sa pamamagitan ng Executive Program on Cultural Exchange. Ito ay nagpapalawig sa pagkakaroon ng Joint Trade Commission at pagkakatatag ng formal contracts sa kanilang Chambers of Commerce. At inaasahan po natin ang pagdating ilang sandali lamang ng presidente ng Myanmar na si Pangulong Thein Sein. Siya po ay manggagaling sa Rizal Park sa Maynila dahil po sa isang wreath-laying ceremony. Sumalubong po sa kanya sa wreath-laying ceremony ang mayor ng Maynila kasama si Vice President Jejo Marbinay at maging si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Isa sa malaking inaasahan natin na pag-uusapan ang aspeto ng agrikultura. Matatandaan po na ang Pilipinas at ang Myanmar ay nagkakaroon ng information exchange sa pagitan ng dalawang bansa sa aspeto po ng pagtatanim ng palay. Isa po ang palay sa mga major exports ng bansang Myanmar at isa po rin ang Pilipinas sa mga umaangkat ng kanilang agricultural product. Bibigyan po ng arrival honors dito sa Palasyo ng Malacañang ang bumibisitang presidente ng Myanmar na si President Thein Sein. Ito nga po ang kauna-unahang pagbisita ng pinuno ng Myanmar dito sa ating bansa. Ang Myanmar ay isa sa mga partners ng Pilipinas pagdating sa diplomatic relations dahil kapwa po miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ang ating bansa at ang bansang Myanmar. At isa rin sa mga napag-usapan no, dun sa World Economic Forum on East Asia noong nakaraang taon kung saan dumalo po ang Pangulong Benigno S. Aquino III ay aspeto rin ng news and information exchange. Kaya isa rin po sa palalakasin ng dalawang bansa sa pagbisita ngayon ng Pangulo ng Myanmar ay yung pagpapalitan po ng impormasyon pagdating sa journalism at pagbibigay balita. At ang Myanmar po ay lugar na pinagtatrabahuhan ng 500 nating mga OFW. Karamihan nga po sa kanila ay mga professionals at itinuturing na malaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya ng nasabing bansa. Pumasok na po dito sa Palasyo ng Malacañang ang convoy ng presidente ng Myanmar ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III. At inaasahan nga po na ilang sandali na lamang ay darating na ang Pangulong Thein Sein ng Myanmar dito sa Palasyo. Sasalubungin po ng Pangulo ang bumibisitang presidente ng Myanmar kasama ang kanyang First Lady na unang beses pong dumalo dito sa ating bansa para sa isang state visit. Kahapon po ay dumating ang Pangulo ng Myanmar at siya po ay sinalubong ni Vice President Jejo Marbinay at ng ating Secretary Proceso Alcala.
Inaasahan din po na mapag-uusapan sa magiging bilateral meeting ng dalawang pinuno ng bansa ang aspeto ng ekonomiya at trade and investment. Meron pong tatlong malalaking korporasyon ang ating bansa na kasalukuyang nagnenegosyo sa bansang Myanmar. At ayon nga po sa ating research, ang Philex Mining na isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng pagmimina sa Pilipinas ay nagbabalak din po na pasukin ang aspeto ng mining sa bansang Myanmar. At inaasahan din nga po ang pagdalurin o pag-iimbita ng Pangulo naman ng mga negosyante sa Myanmar para mag-invest dito sa ating bansa. Ang diplomatikong relasyon po ng Pilipinas at Myanmar ay mahaba at ito po ay nag-umpisa noong 1956 at patuloy pa rin po itong tumitibay sa pamamagitan nga ng pagbibigay o exchange of information. Kaya nga po inaasahan ang pagbisita ng Myanmar President Ten Sen sa Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna, gaya nga po ng aking nabanggit kanina, isa po ang bigas o rice sa mga major agriculture products ng bansang Myanmar. At kanina nga po ay dumaan, matapos ang wreath-laying ceremony sa Rizal Park sa Maynila, ay dumaan pa ng Intramuros at nag-ikot ang Pangulong ang Myanmar President Ten Sen doon at inaasahan po na tutungo na siya. Matapos yun ay tutungo na siya dito sa Palasyo ng Malacanang. Inaantabayan na po ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang kanyang pagdating. Upon his arrival ay bibigyan po siya ng arrival honors. Matapos po ito ay aakyat po sila, no? Papasok po sila sa Palasyo para mag-sign ng guest book ang bumibisitang leader ng Myanmar. Matapos po ng guest book signing ay magkakaroon na nga po ng courtesy call at matapos ito ay isang bilateral meeting kasama po ang delegasyon ng Myanmar at ang ilang mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino. At nakikita po natin tila ito na po ang pagpasok ng convoy ng bumibisitang leader ng bansang Myanmar dito po sa Pilipinas. Kauna-unahang pagbisita niya po sa ating bansa. At nanggaling po ang Presidente Ten Sen ng Myanmar sa Rizal Park para sa tradisyonal na wreath-laying ceremony na ginagawa po ng bawat bumibisitang leader ng bansa. Kasama rin po sa magiging bilateral meeting ang ilan sa mga miyembro rin ng gabinete. Myanmar Tanghal! Ta! No, I'm hot. Ta.
Nagdadala. Kalis. Baba! Ta! Your Excellency, the honor guard is now ready for inspection. Tanghal! Ta! Pinuno, tanghal. Ta! Diba? Ta! Ang dadala. Kalis. Baba! Your Excellency, the ceremony is over. Inyo pong natutunghayan ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan sa state visit ng leader ng Myanmar, ang Presidenteng Thein Sein. Ito po ang live coverage ng People's Television mula sa Palasyo ng Malacañang. Atin pong natunghayan ang welcome ceremony na ibinigay ng Pangulong Benigno S. Aquino III para sa bumibisitang leader. Nakikita po natin ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulo na sumalubong din kay Myanmar President Sen, si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Finance Secretary Cesar Purisima, Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, PCOO Secretary Sunny Coloma, at marami pa pong iba. Kasama ang bumibisita ng Myanmar President, ang kanyang First Lady at ilan sa mga miyembro ng kanyang official delegation. Matapos po itong welcoming ceremony ay papasok na sa loob ng Palasyo ng Malacañang ang Presidente ng Myanmar para sa signing ng guest book. Ang pagsasign po ng guest book ay isang tradition rin na ginagawa ng bawat bumibisitang leader dito po sa ating bansa. Matapos ang pagsasign ng guest book ay magaganap naman ang courtesy call ni Presidente Sen kay Pangulong Aquino, nasusundan naman ng isang expanded bilateral meeting. Makakasama sa bilateral meeting sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa, Finance Secretary Cesar Pulisima,
Agriculture Secretary Proceso Alcala, Energy Secretary Jericho Petilla, Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at Presidential Management Staff Secretary Julia Abad. Kasama rin sa magiging expanded bilateral meeting si PCOO Secretary Sunny Coloma at Under Secretary Ponciano Manalo ng Department of Trade and Industry. Ilan sa mga inaasahang agreements na pipirmahan ng dalawang leader ng bansa ay ang Memorandum of Understanding on Information Cooperation, MOA in the Field of Renewable Energy, Memorandum of Agreement sa Commerce and Industry, and agreement naman sa visa exemption for holders of ordinary passports. At yan po, nasa loob na po ng Palasyo ng Malacanang ang presidente ng Myanmar, Thein Sein, para isign o para pirmahan ang guest book. Matapos ito ay tutungo sila sa music room sa palasyo pa rin para naman sa courtesy call. Magtatagal po ng 3 araw ang state visit ni President Sen sa ating bansa. Siya po ay dumating dito sa Maynila kahapon, kung saan sinalubong siya ni Vice President Jejomar Binay at ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Kanina ay bumisita si President Sen sa monumento ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, para sa isang wreath-laying ceremony kung saan sinalubong din siya ng mayor ng Maynila at ng vice-presidente. Kasama rin po sa wreath laying ang Agriculture Secretary Proceso Alcala. Matapos po ang courtesy call na ito sa loob ng music room sa palasyo, ay magkakaroon na nga po ng expanded bilateral meeting sa pagitan ng dalawang leader. At gaya nga po ng aking nabanggit, pag-uusapan ng iba't ibang aspeto ng ugnayan ng dalawang bansa at inaasahang mapipirmahan ng ilan sa mga memoranda, kabilang na ang patungkol sa information exchange, agriculture, renewable sources of energy, at trade and commerce. Isa po sa mga mahalagang partner din ng Pilipinas ang Myanmar, dahil ito rin pong bansang ito ay kasapi rin, katulad ng ating bansa, sa Association of Southeast Asian Nations. Ito po ang pangalawang beses na magkakaroon ng isang bilateral meeting ang dalawang pinuno ng bansa, kung saan noong isang taon po ay sa World Economic Forum on East Asia ay nagkaroon po ng pagpupulong ang dalawang leader. Samantala, gaya nga po ng aking nabanggit, ay nagtungo sa Rizal Park sa Maynila ang leader ng Myanmar para magbigay galang sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Ito po, mapapanood po natin ilang sandali lamang yung video po na ating nakunan kanina sa kanyang pagbisita sa Rizal Park. Matapos po ito ay nag-ikot-ikot pa panandalian ang leader ng Myanmar sa Intramuros. Okay, naantabayanan po natin ang video ng wreath laying. Ito po, kani-kanina lang po naganap itong video, ang wreath laying ceremony na ito bago nagtungo dito sa palasyo si President Sen ng Myanmar. Siya po ay ni Secretary Proceso Alcala. At inaasahan nga po na ito po ang 2nd araw ng state visit ng Pangulo ng Myanmar dito sa ating bansa. Inaasahan na matapos ito ay ang kanyang pagtungo dito sa palasyo para magbigay ng kortesiya kaya Pangulong Aquino ay tutungo naman si President Sen sa Bantayan Island sa Cebu. Isa rin po sa mahalagang kontribusyon ng Myanmar sa ating bansa ay ang pagbibigay tulong ng bansang Myanmar sa relief operations ng ating bansa sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, kung saan nagbigay po ng 7 tons ng relief goods ang Myanmar.
Patungkol pa rin sa pagbisita ng President Sen sa IRI o International Rice Research Institute sa Los Baños, ay magkakaroon po ng maikling programa doon. Kung saan magkakaroon siya na, o bibigyan siya ng overview ng research na isinasagawa ng IRI at magkakaroon din ng presentation patungkol sa IRI-Myanmar collaboration. Matapos ang presentasyon ay magkakaroon ng isang open discussion at bibisitahin din ni President Sen yung Rice World Museum and Learning Center at magkakaroon din siya ng pagbisita sa International Rice Gene Bank. Malaki po ang kontribusyon ng IRI ng ating ng ating bansa sa rice research kung saan ginagamit po ito ngayon ng bansang Myanmar. Isa po ang agrikultura sa mahalagang aspeto ng ekonomiya ng bansang Myanmar at ang Pilipinas din naman po ay nag-i-import ng rice mula sa nasabing bansa. So yan po ang napapanood po natin, ang recorded earlier, ang naging pagbisita ni President Sen sa Rizal Monument, pagbibigay galang na rin po at bahagi ng kanyang kauna-unahang state visit dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan po ay magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulong Aquino kasama po si President Sen. At matapos po ito ay babalik po kami para ibigay sa inyo ang mga detalye ng kanilang naging pag-uusap. So magbabalik po kami matapos ang bilateral meeting ng Pangulong Benigno S. Aquino III at ng bumibisitang leader ng Myanmar na si President Thein Sein. Magandang umaga po.